Next vlog is about yung scoring phase ng NBA. So, parang, kasi nagtataka kayo, di ba? Bakit after scoring 43 points and 10 rebounds, parang nawala itong laro ni Steph Curry? Okay? Bakit nawala itong laro niya? Wala nga siya na ipasok na 3 points eh. Kumbaga, na-broke yung streak niya. Kasi, lagi siyang may 3 point shots na pumapasok every time nasa playoffs yung Warriors. So ngayon lang wala. And then si Clay is kasama na si LeBron and Curry na mayroong 100 3 point shots sa NBA Finals. So explain ko lang, no? Kasi wala na yung kagaya nung 90s na MJ got 850 point games sunod-sunod, at kahit itong si Jordan nung 1993 halimbawa, hindi bumaba ng 20 points yung kanyang scoring average. Bumaba lang yung laro niya nung siya ay nasa Wizards dahil medyo may dinaramdam na siya at syempre may edad na, pero nakabawi naman siya may streaks. Well, mahirap kay Steph Curry ang mag, kasi kagaya niyan, di ba? Si Kobe meron din siyang nung 2007, meron din siyang scoring streak na apat na sunod-sunod 50 points yung na-score niya. Si James Harden sa regular season may ganon. Pero bakit ang hirap ng umiscore ngayon na hanggang 5 laro? Well, ang isa sa explanation na nakikita ko is kasi mabilis na yung pace. Kasi nung panahon nila Jordan, nung era nila Jordan, yung pace ng laro, yung scoring ng laro is 90.9 points lang. Okay? 90.9 points lang. So, chances are dahil mabagal yung pace mo, yung ibig sabihin ng pace yung balikan, dahil slow down yung balikan, bibira yung player na tumitira ng 3 points. Kasi pag tumira ka ng 3 parate, nakakapagod yun. Tumitira ka na ng 3 point shot plus takbo ka pa ng takbo sa fast break kung may pagkakataon, sprint yun, both on offense and defense, sprint yun. So mas nakakapagod kasi ang pace ng laro ngayon is about 100 plus. Yung pace ng laro nung panahon nila Jordan is 90 points lang. Ito 100 plus, 110 pataas. Pinakamababa na yung 105 points yung pace ng laro. Eh kasi nung panahon nila Jordan, kilala niyo yung Warriors, yung Run TMC, yun lang ang pass break ng panahon ng Warriors, yung takbo ng takbo. Kahit may team na nagpa-pass break, pero hindi ganoon kabilis yung scoring pace nila, hindi ganoon kabilis. Ngayon ang scoring pace kasi is 100 plus pataas. So napakahirap kay Steph Curry. Game 5 na 'yon. So talagang sa bilis ng pace ng laro mo, kawawa naman 'to si Steph. Tapos 40 minutes pa yung inilalaro nito. 'Di ba? 40 minutes pa yung nilalaro nito per game. And then yung pace ng laro, yung bilis ng laro is 100 points yung palitan. Eh nakakapagod nga naman yun kay Steph Curry. At saka, syempre, hindi natin maalis na baka yung nabaksakan yung tuhod niya kahit papano. Although sige, kahit sabihin niyang nawala yung sakit, hindi natin alam after the game, baka sumasakit yan.
So baka nababother na siya kahit yung mga konting-konting sakit. Kasi imposible at this time, talagang sasakit na yung katawan ng players. At this time of the playoffs and in the finals, masakit na yung katawan ng mga players, lalo na si Steph Curry. Dahil ang daming bumabantay sa kanya, binubunggo nga yan eh. So imposible wala sumasakit sa katawan yan. Factor na rin yung may sumasakit na sa katawan niya. Mga minor pains lang naman. Pero factor din yun. At saka yung fatigue factor. Kasi limang laro tapos yung pace ay isang bilis. High scoring yung pace. So mahirap na mag-maintain ng ano eh. Yung nga lang umiscore ka ng 20 points sunod-sunod sa finals, napaka nakakapagod ng gawin at saka ang hirap. Kasi isa pa nung 90s, ang tira kasi malapit eh. Wala masyadong nagti-3 points. So pag mas malapit sa rim, less yung effort mo. Eh kung mas malayo, syempre mas nakakapagod yung kasi mas malayo eh. Mas madami kang effort na dapat i-exert. Pag malayo, tira mo. Kaya nga, the high percentage shot, less effort ka kasi mas malapit sa ring. Lalo na pag pass break, yung libre, yung layup o dunk. Makailang layup ka lang eh, di ba? Parang less effort na yun. Kasi, common na sa isang basketball player kung paano lumayap. So, hindi na masyadong nakakapagod yun. Eh, whereas 3 points, yung 3 points is parang layup kay Steph Curry, so nakakapagod yun. Minsan, half court pa. So, yun lang po.